Hi everyone, this is Kay and welcome po sa ating channel. At kung bago pa lamang po kayo dito, so please make some time. At least po, manood po kayo dito sa ating channel ng at least 3 minutes ng video bago po mag-subscribe. And also, pakisabay na din po yung like button. At kung may mga katanungan po kayo and request, just comment down below sa comment section. So bago ito, ang ating video ay tungkol sa pagiging room watcher or proctor sa LET examination and other examination na kailangan ng isang room watcher. So please keep on watching at intro muna po tayo. So, yun po. Good morning po sa ating lahat. This is Teacher Q. At nandito po tayo ngayon sa Legazpi po. So, papunta po tayo sa school na designated na tayo po ay mag-proctor. So, mag-apply po tayo sa PRC Legazpi ng pagiging room watch. So, sakto lang yung yan, medyo hinihingal ako kasi hindi na po ako nagpababa ng service doon sa mismong school kasi kawawa po yung mga kasabayan ko eh. So ang oras ko ngayon ay 5:41. So yung mga iniwan ko doon sa van, siguro mga apat na sila. Yung isa ay medyo malayo. Separate ways sila. Kaya nawa naman ako, sabi ko baba na lang muna. So yan, palitan ko na kayo, update ko na kayo. Bye! So ayun po, yan. Kamusta po sa inyo? So nagagalak po ako at meron naman po tayong panibagong video. At ito po ay i-share ko po sa inyo as my experience. At gusto ko din po kayong matulungan. So doon po pala sa mga naghahanap kung ano pong gagawin on how to duplicate your PRC ID na nawala yan. Sorry to say kasi meron po sa atin nag-report. Hindi ko alam kung anong dahilan. Pero ang report niya po ay may harassment daw or cyber bullying yung video natin. Pero hindi naman eh, kasi clearly tutorial yon. So yan, sorry po, at inalis po siya ni YouTube. So kung gusto niyo po na maibalik po natin yon, so kung may interested pa po na manood po nun, so comment down below po dyan at gagawin po natin ng panibagong videos. So ayun po, itong video na ito sa ngayon ay naka-centro po siya sa pagiging room watcher or proctor. So, hindi na po ako masyadong nag-video doon kasi syempre po, limited lang yung time natin at dapat focus po tayo doon. At I'll make sure na hindi kasali sa aking dito sa video na ito yung ating mga examine. Kasi syempre, 21 persons yung nakapasok doon sa aming room. So, syempre yung identity nila at yung respect naman. So, nag-video na ako ng konting clips. So, ang pagiging room watcher ay hindi madali, but it was a privilege. So, ito po ay first time ko at hindi naman inaasahan. So, ngayon, pinaka main focus ng ating video ay i-share ko sa inyo yung requirements para naman kung gusto nyo mag-try na maging room watcher sa mga susunod na examination ng PRC. So, yan, makakasali po kayo. So, madami man yung iniisip nyo na requirements, pero madali lang naman yung requirements na hinihingi ng PRC. So, una sa lahat, so, may ipapasa ka na accomplish personal data sheet ng isang proctor. So, ito po ay pwedeng i-download. At kung hindi naman makita sa mga Google Drive or Google, so, pwede naman po itong hingin doon sa PRC. So, meron naman po silang app.
So, ikalawa, dapat po magbigay ka ng photocopy ng iyong diploma. At, of course, kung wala kang diploma, naitago mo, nalimutan mo sa manilagay, so pwede din naman yung TOR. So, patunay lang na ikaw ay nakapag-graduate ng college. So, ikatatlo, so dapat po ay bilang magiging future proctor, dapat ikaw po ay may eligibility kung ikaw po ay CSC professional. Pero kung hindi naman, needed mo na magpasa ng photocopy ng iyong PRC ID, patunay na ikaw po ay registered professional. So, yung sunod po na requirements, so, di ba, madali lang tandaan. Kailangan mo po magpasa ng any of these, pwede NBI, pwedeng police clearance, or hindi naman kaya ay barangay clearance. So, overall, yun lang naman talaga yung pinaka basic na requirements ng isang room watcher. So, at kailangan wala kang related na mag-i-exam, and of course, hindi ka din related sa isang review center. So, yun ang hinihingi ng PRC. So, ayun po, kailangan lang maging updated kayo sa PRC. Yan. Pag nag-notify na sila na kailangan po nila ng room watcher. So, basically, yan, nag-notify naman sila 1 month or 3 weeks before the exam. So, kailangan, handa ka. So, as a room watcher, kung gusto mo maging room watcher, hindi lang dapat handa physically yung sarili mo, kundi pati emotionally, and of course, yan, ito, psychologically. So, pag naging room watcher ka kasi, yan, responsibility mo yung magiging future ng mga nag-exam. So, if you fail to give instruction, great chances po na yung mga mag-exam ay mag-fail din. Kasi, syempre, yung karamihan dyan ng mga nag-exam ay first-timer, hindi nila alam kung anong gagawin. Although nga, yung iba ay retakers yan, minsan syempre nakakalimot. So, as a proctor, kailangan mong ibigay sa kanila yung pinaka the best and syempre clear na instruction. So, kailangan maibigay mo din sa kanila 100% yung kailangan nilang assistant. So, madami kasing first room watchers yan. First time katulad ko doon sa PRC Legazpi. So, ayun. There are 21,000 examinee dito sa Albay. So, dito sa Albay, hindi lang taga-Albay yung pumupunta ko dito para mag-exam. Kasi galing pa yan po sa Sorsogon, Masbate, Tanduanes, Camarines, or Camarines Norte. So, yung iba ay nagtsatsaga talaga na pumunta dito sa PRC para mag-exam. So, di ba? So, nakakaawa naman yung mga nag-exam kung ikaw sa room watch, hindi mo ginawa yung responsibility mo. So, diyan sa pagiging room watcher, kailangan mong i-equip yung sarili mo. So, hindi po siya biro. So, although it is a volunteer, kailangan magawa mo ng maayos yung gawain mo. So, hindi lang yung pagbibigay ng instruction ang kailangan mo, dapat maging alert ka sa ipinapasa mong papel. So, kung mali yung pinapasa mo yan, kawawa naman yung mga nag-exam. Diba? And of course, yan. Dapat maging handa ka kasi bawal po talaga mag-cellphone kapag nag-i-exam. Yan. So, as a room watcher, kaya room watcher, titignan mo yung nag-i-exam. So, although doon sa room namin ay napaka-behave naman, wala namang signs of cheating. Yan. So, ngayon po pala, ang ating set sa let examination ay lahat set A. So, but then again, hindi naman po yun maging rason para maka-cheat yung mga nag-exam. So, as a examinee, so, parang nakakaano naman kung makakapasa ka dahil sa cheating, di ba? So, masaya pa din kapag naipapasa mo na sarili mong sika. So, ayun. At sa pagiging room watcher naman yan, kailangan mo din ma-handle lang mabuti yung mga hindi mo inaasahan na problema. So, like yung ngayon na exam ay nagkaroon po tayo ng problema doon sa Gen Ed, yung number 55, which is walang graph. So, bilang proctor, hindi mo kailangan mag
assume na alam mo lahat. So magtanong ka sa floor supervisor, sa PRC, kung anong gagawin mo. So yun naman talaga yung unang isang proctor. So bago ka mag-assume at magbigay ng instruction, humingi ka ng tulong at answers sa mga nandyan na PRC. So sila yung makakapagsagot din. So para yung liability, hindi naman lahat sa'yo. So, at hindi naman masama magtanong kahit ikaw ay room watcher. So, ayun, as a room watcher, hindi po to biro. So, yan, kita-kita po tayo ulit sa sunod na examination. At yan, nagagalak ako at naging part ako ng LET 2022 and praying po sa mga nag-exam. Ay, yan, sabi, madali yung gen ed at madali yung prof ed. Yan, yung major la ang hindi. So, ayun. Hoping po na manifesting na ang inyong pinagpaguran na exam ay magbunga po sa mga susunod na buwan. So I guess December po ang paglabas ng result. So mali nyo, ito yung magiging Christmas gift nyo kay Lord. So yan, salamat po sa inyo at kung may mga katanungan po kayo dyan, so pakilagay lang po dyan sa ating comment section. So salamat po sa inyo, salamat sa pagsuporta. Patuloy ko po kayong tutulungan para po sa ating hinahangad na profession. So God bless and see you on our next video. Bye!